Magandang araw po sa inyong lahat, mga kabiheros at mga kababayan. Welcome to Lakad ni Nano, Marian TV YouTube channel. Welcome sa ating bagong-bagong episode na kung saan ay meron po tayong napaka-espesyal at napaka-importanting panauhin na ating makakauntahan sa oras na ito. Wow! Bagamat baguhan ay naramdaman ng mga taong bayan ang kanyang busilak at wagas na pagsisilbi at paglilingkod sa bayan. Hindi namin siyang kilala sa kanyang nasasakutan, kundi maging sa buong lalawigan ng Palawan. Siya ang pinagurian, man with a heart of gold, the singing mayor, ang yorme ng Nara Palawan, at mahal ng buong Naranos. Itinagagala ko po ang a man of the hour, please welcome Mayor Gerandi Noti Danao. Mayor, marami pong mga bumabati ko sa inyo. Paano niyo po nakakayanan? Tanong kayo mga pamamati ko sa atin, hindi po natin yung pinapansin, disturbo lang yan sa atin. Tayo po ay nagtatrabaho lang. Tuwid lang po tayong nagsiservisyo sa tao at tayo po ay inilagay dito ng taong bayan para magservisyo, hindi po para magnegosyo. Kung sakali pala rin po kayo na manalong mayor ulit sa pangalawang pagkakataon, ano-ano po ang mga unang hakbang bilang alkalde sa bayan ng Nara ang inyong agarang tutugunan po, Mayor? Kung sakaling manalo, hindi po tayo sakaling manalo, mananalo talaga tayo dahil napakarami po natin gagawin dahil ang nasalubong po natin dito sa munisipyo, puro problema. Una, walang matinong equipment ang munisipyo. Ngayon, sa sinasabi mo, yung gagawin natin, ang gagawin natin, ipa-priority muna siguro natin na may ayos yung katayuan ng munisipyo dahil squatter po yung munisipyo sa sarili niya kinatatayuan sa 33 years. Squatter din yung Barangay Ipilan, Batang-Batang, Teresa, Kagisan, Panakan, Dumanguinya. Mga squatter po sila lahat sa tinatayuan nilang pwesto dahil lahat po sila wala pa rin mga titulo. Yung patubig ng Nara, gumawa ng MUWA yung sanguniang bayan ang may karapatan lang maglagay ng mga plant manager, province at kasama yung mga laborer at ang ibang mga empleyado ng province inilagay sa water system ang pinakamasakit ang nagsusweldo, Nara. Si Leo Danao, si astronaut sa SB, aralin yung MUWA. At pag hindi maayos yung MUWA, putulin ang MUWA sa province, ibalik sa Nara para yung hanap MUWA sa water system, Nara ang mga, yung mga linya ng tubig dahil kontrata ng province. Yung labor, sila lahat, hindi pa rin natatanim ang lahat ng tubig. Ang buong barangay ng Nara. Hindi pa ba tapos? Wala pa po, hindi pa po tapos yan. Yan. Hindi po yan alam ng mga taong bayan. Nakaupo natin siyang munihan, bakit pumayag sila na ganun ang gawin doon sa MUWA? Pa-or lahat sa province. Dapat sana priority na ang pag-or sa Nara. At ang source ng mga tubig na pinanggalingan, dapat yung mga barangay na pinanggalingan ng source ng tubig, magkaroon sila ng magandang diskwentro, patubig, dahil doon galing sa kanila yung so, nagitaan yung malalaman niya. Tanong pa lang, napakainit kagad ng ating diskusyon diba? Kay Mayor. Pinadalaan ko sila ng later yung SB, aralin yung MUWA, opo. At pag-aaral yung MUWA, putulin yung sa province. Ang MUWA sa province. I-direct. Ibalik na sa Nara, tayo ang makinabang para yung mga taga-Nara, mabigyan natin ang trabaho, yung mga pinasok ng mga trabador niya na hindi naman taga dito sa Nara, palitan ng taga Nara. Mayor, ano po sa tingin niyo kung nakilang bakit po na ilagay sa province? Yun nga po yung MUWA na ginawa nila, binigyan ng full power si... Paano po ninyo, Mayor, masosolusyonan ang patuloy na pagbaha, hindi lang sa kongresyon ng Nara? Nakita ko po kayo ng talagang sumusugod kay sa baha, kundi maging sa mga karating lugar na sakop ng bayan ng Nara. Then follow up question na rin po, Mayor, pati na rin po yung mga lubak-lubak, may mga patong kalsadang BK doon, mga panambak, at pati po yung mga drainage system. Pero po tayo mong gagawin dito. Iyang minahan
Yan po ang source ng napakalaking tubig na nangyayari sa araw. Yung siltation pond nila dyan, napakalaki niyan. Ngayon, pag umulan ng malakas, binibitawan nila yan. Kung mapapansin niyo, pag dumaan kayo papunta ng bato-bato, napakalaking tubo na ang takbo ng tubig papunta lahat dyan sa Urduan. Sobra-sobra yung supply ng tubig na dumadating dito sa Nara. Kaya inaabot dito ng tubig na culvert, mga drainage system. Wala pong plano ang munisipyo na ganun. At ibinibintang yan sa akin na bakit hindi ko raw inasikaso. Dapat sa loob ng 33 years, naayos nyo na lahat yan. Dapat hindi nyo ako iniwala ng problema dahil ako ay naupo rito. Nasagupa ko lahat, puro problema. Ngayon, na sinasabi mong sa kalsada. Opo, yung mga kalsada po, nung pumasok po tayo ng munisipyo at nandito pa yung equipment ng province, nagpatrabaho po tayo na nagpatrabaho. Pinabunot ang equipment. Ang nangyari, binunot siya equipment. Pagbunot ng equipment, walang equipment na tumatakbo ang munisipyo. Nagpatakbo ako ng dalawang dump truck, tumulong pa ako.